Good day, everyone. I am Teacher Kim, a values educator. I will be sharing with you my insights regarding the values formation of students. Knowing that every student holds on to values of their own once they step inside the classroom grounds me to reality that I cannot treat them like a blank canvas, waiting for their teacher to fill them with knowledge, or in this case, with values. Molding students to think critically and be able to defend their argument is one of the ultimate goals of a values educator. Not succumbing to the voice of the many simply because they are many is one of the ways which every values educator seeks to observe from their students. Cooperative group teaching or cooperative group learning is a viable and suitable evidence-based strategy in teaching values education. Robert E. Slavin advocates the practice of cooperative learning and inquiry, emphasizing data gathering by students, interpretation of information through group discussion, and synthesis of individual contributions into a group project. Since I handle high school students, it's interesting and beneficial to have them talk about a prominent social issue in the country. According to Richard P. Adler and Judy Goggin, civic engagement refers to the ways in which citizens participate in the life of a community in order to improve conditions for others. In the classroom, the concept of civic engagement can be a way for students to evaluate their values for the good of the citizens and the nation. How can we encourage students to be engaged in civic affairs? How can we logically bring out every student's empathic value? David Crowley says, civic engagement defines how a citizen takes action in the life of the community in order to help shape its future. It has the dimensions of social change. How engaged are you in civic affairs? Are you aware of the current social issues faced by the nation and its citizens? Do you take a stand or side or remain neutral most of the time? These are the questions we can ask the students in groups. This valuable group interaction is the core of cooperative group learning. To all values educators, to teach the value of respect and empathy towards another is no easy feat. Because we need to think deeply about values. Dahil kailangan natin ng malalim na pagninilay ng ating mga pagpapahalaga. Ito ang galawang edukampyon ko. Ano ang sa'yo? Ako po si Michael Artus Muega, Professor ng Values Education. Napakarami po nating natutunan ngayong araw tungkol sa evidence-based practice in values education sa loob ng maikling panahon. Una po nating natutunan, no, or isa sa ating mga natutunan ay ang community of inquiry as applied in values sa education. Napaka-epektibong pamamaraan sa pagtuturo ng values o ng mga pagpapahalaga sa edukasyon sa pagpapakatao or values education in general. Dito po ay natututunan natin, no, kung paanong sumuri, magnilay-nilay, magbahagi ng ating mga opinion, ng ating idea, no, at natututunan din natin na maging bukas ang ating kaisipan, maging marespeto sa ating kapwa kung sila ay nagbabahagi ng kanilang mga ideas at tuwid na pangangatwiran sapagkat ang mga kasama natin, no, sa community of inquiry in values education ay malaya ring magbigay ng kanilang mga views, no? Maaaring sila ay naniniwala or in agreement, no, with what is being said at maaari ding hindi sila in agreement with what is being said. So, yung expression, no, ng ating kalayaan ay bahagi ng sama-samang pagsisiyasat, pagsusuri, no, pagtatanong, pag-i-explore ng mga bagay-bagay o mga, no, mga ng paksa sa community of inquiry in values sa education. Kasabay nito, maganda rin siyang venue para imodelo ng guro ang mga pagpapahalagang nais niyang matutunan ng mga estudyante, no? Katulad uli ng mga intellectual values, no, na bukas na kaisipan, tuwid na pangangatwiran, respeto sa kapwa, at marami pang iba. Na sabi rin ng ating expert, no, na guro na malawak ang karanasan sa pagtuturo ng values sa education, na ang experiential learning ay napatunayan ding epektibong pamamaraan sa pagtuturo ng
values sa values education. Kasama na rin dito no ang pag-introduce ng mga estudyante sa moral dilemmas. Lumalabas na ang values education ay hindi lamang hindi ito indoctrination o hindi lamang ito pagtuturo ng piniling mga values without requiring or encouraging the students to think more deeply about the subject matters in values education. Kailangang humarap sila no sa iba't ibang mga suliranin na maaaring katulad din ng mga haharapin nilang mga problema sa labas ng eskwela. So sa loob pa lamang ng values education na class, dapat ay masanay na silang no humarap sa mga problemang ito, lutasin ito gamit ang bukas na pag-iisip, pagninilay-nilay, malalim na pagninilay-nilay, no, at tuwid na pangangatwiran. At uulitin ko sa konteksto ng community of inquiry, no, it is best, no, to introduce different types of values, different categories of values, intellectual values, moral values, cultural values, political values. These are all to be introduced. No, they have secured room in values education. Yan po ang ating mga galawang edukampyon. Kami po ay naniniwala sa malalim na pagninilay-nilay sa values education. So, uulitin ko po, yan po ang mga galawang no edukampyon natin. Ano ang sa inyo?